Ating lahat ng Kalinga mga kaibigan, shout out po kay Maymay. Oh, si Maymay po isa pong Kalinga partners po natin. Kalinga po sa pagtulong. Shout out Maymay. Mabuhay po kayong lahat dyan. God bless. Thank you so much. God bless. Kidalo po si Maymay. Diba? Bakit kailangan pa i-insist nyo? Bakit pa kailangan ipilit nyo po na kailangan isasama si Langga? Ano ba, concerned ba kayo kay Langga or para lang sa inyong sariling kaligayahan? Diba? Kasi kung concerned kayo, iniisip nyo, ay first day of school ni Rachel. So dapat intindi natin na pasukan yon, bawal malate si, ay bawal mag-absent si Rachel. Diba? Kasi orientation, first and foremost, orientation yan sa araw na yon. Second, introduction ng mga teachers or professors. Pangatlo, basta, ang dami pa mga rason, di ba? Ang pangatlo is talagang kailangan mong pumunta kasi yan yung first day of school, di ba? Ang pangit naman kung first day of school, absent ka sa araw na yun, di ba? Kaya, hindi ko kailangan mag-explain dito sa inyo and since may mga ibang tao naman po ay talagang, ewan ko po kung totoo ba talaga or nagpapanggap lang po, di ba? Ang bilis po mag-comment, di ba? Ang bilis po magsabi ng mga ganong bagay. Pero hindi nyo alam yung impact po sa amin. Diba? Hindi nyo alam yung impact po sa akin. Siyempre, pumunta kami dito kasi may purpose kami. Diba? Pumunta kami dito dahil sa passport na yun. Diba? Eh, gabi kayong makapagsalita. Sorry po. Pinapayak si Roel, Roel of Malalag, ayan, pinakamabait na kamangkin ni Kuya Balsantos ng Kubaka. Nakasala mabait yung mga kalimang. Talaga, nagchacharity po sila, no? May, ano sila, may sarili, may pusong paglingap talaga. Isa na piyak si Roel of Malalag. At ayun nga guys, no? Noong paman ay nakasuporta na kayo dyan, mga kalingap, na rin pa yung kayong channel. Ayun, nandiyan na po tayo. So, ayan guys, no? Parang naano ako, naawa ko sa kanya, no? Yung pinaayak ng mga supporters nito, si Roel of Malalag, hindi lang supporters, kundi talagang nagmamahal sa kanila ni Rachel, di ba mga kalingap? At ayun guys, no? At yan nga mga sinabi ni Roel of Malalag na yun ang dahilan kung bakit hindi nakasama itong si Rachel sa kanila sa Legazpi City. No, nakumuha sila ng ano na tawag dito, ng passport pala. Kaya kasama din yung kapatid niya, doon lang kumuha din kasi kailangan talaga doon lang kasama yung tao para kumuha. Kapag sa pagkuha ng passport, hindi po kailangan na ipapakuha lamang kaya siguro nakasama doon yung kapatid ni Roel of Malalag. At saka, ano, hindi naman kailangan magpaliwanag ni Roel, no, mga kalingap. At napakasakit noon kasi nga dahil sa kanyang community or hindi lang sa community, doon sa group chat, no, na nabasa niya na ganun nga ang nangyari, di ba mga kalingap, napakasakit sa kanya yon. Okay lang sana kung yung mga basher talaga, no, na doon sa comment section ng kanyang live or sa kanyang video na nag-comment ng ganun. Okay lang yun dahil ganyan na talaga yung mga basher mga kalingap. Hindi eh. Doon talaga, no, nagmula sa kanyang group chat, no, sa GC talaga at talagang nandun sila. Siyempre, mababasa nila yun, no, mga kalingap. Talaga napakasakit noon para kay Roel of Malalag na makakabasa ng hindi maganda against po sa kanya, no. At ayun lang, napakaliit po na ano yung nabagay mga kalingap. Hindi naman porket lagi 24/7 yung magkasama sila ni Rachel. At ayun, yata may sinabi ni Roel of Malalag, no, sa pag-aaral po kasi sa kolehiyo, kailangan na doon ka sa unang pasok pala, unang first day of school, ayan. Dapat umatend ka ng tawag dito. Umatid ka sa school para alam mo lahat yung ano yun, no, yung mangyayari. Hindi yung unang pasok mo pala, unang date of school ay absent ka na agad, di ba mga kalingap? Nasa kolehiyo po si Rachel, kailangan mag-attend siya doon. Kaya unawain naman sana natin, no, para naman tayong walang mga anak, no, na nag-aaral or sino man yung nagsabi niya, no, yung mga naghahanap diyan kay Rachel doon sa na hindi kasama si Rachel, kay Laruel, ay sana ay ano, no, lawakan niyo po ang isip niyo mga kalingap, hindi lamang kayo basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano kasi nakakasakit talaga kayo ng damdamin niya, lalo na niya, no, nababasa mismo ni Roel, may tiwala sa inyo si Roel dahil pinasok po kayo doon sa GC o sino man yung admin dyan sa group chat, may tiwala sa inyo pero ano yung mga sinasabi niyo, diba, against po dito kay Roel of Malalag, diba, hindi niyo alam kung sino yung mahal niyo, si Roel ba or si Rachel, diba, kung totoo talaga yung pagmamahal niyo kay Rachel, kung concerned ba talaga kayo kay Rachel, diba mga kalingap, dahil alam naman natin na si Rachel ay kulihiyo na, kaya kailangan hindi pa petix-petix lang. Hindi yung basta-basta na kung saan-saan lang pwede, umabsent ay pwede, di ba mga kalingap? Kaya isipin din natin yun, kaya tama yung mga sinasabi niya ni Roel. No, sa hindi pa po nakapanood niya, puntahan niyo po yung live ni Roel of Malalag yan.
dahil lamang sa hindi pagsama ni no ni Rachel ay naging ano na no, naging issue na sa kanila, di ba mga Kalingap? Masakit din po 'yan sa part ni Romel of Malalag dahil mismo sa kanyang community or sa group chat ay mayroong sumisira sa kanila, di ba, sa kanya, di ba mga Kalingap? Kahit ano po yung gawa mo na mabuti, may nakikita pa rin sila na hindi maganda sa iyo, di ba mga Kalingap? At ayun, kung talaga nagmamahal po kayo sa kay Romel of Malalag, kay Rachel, dapat hindi po kayo nagsasalita ng mga ganyan, lalo na po malaki po yung tiwala sa inyo ni Romel, ni Rachel, dahil or ng admin dyan sa group chat, dahil nandiyan po kayo sa loob ng inyong group chat, di ba? Pero hindi, ano-ano yung mga sinasabi niyo. Napakasakit po niya, kaya ayan, ang ginawa niyo kay Romel, napaiyak niyo po siya. Siyempre sa sama ng loob, di ba? Dahil hindi akalain ni Romel of Malalag na isa sa inyo ay makakapagsalita ng hindi maganda sa kanya. Kaya sana guys, no, isipin muna natin kung ano yung mga sinasabi natin mga Kalingap, hindi lahat pwedeng sabihin, di ba? Para naman tayong mga bata niyan or hindi natin naunawaan kung ano ba talaga yung mga nangyayari, di ba? Dapat lawakan natin mga Kalingap yung ating pag-iisip, no? Huwag basta-basta magsalita ng hindi maganda sa kapwa dahil hindi natin alam kung ano ba talaga yung mga ugali nila, di ba mga Kalingap? Maraming ganyan, hindi naman kailangan o malalang nangyayari yung mga bashing, di ba? Pero ito nga, sabi ko napakasakit niyan kasi nga nasa group chat nagmula yung ano na yan, nangyari na yan, issue na yan, no? Kaya yun, nag-live si Romel para sabihin ang totoo, di ba? Pero sabi nga ni Romel, hindi niya na kailangan magpaliwanag dahil alam niyo na kung bakit, di ba mga Kalingap? Napakadali lang unawain niyo kung talagang malawak yung pag-iisip niyo. So sana po, supportahan na lang po natin itong si Romel of Malalag, lalo na sa kanya mga beneficiary sa kanyang mga pabahay. At ayun nga, medyo marami-rami na rin siyang pabahay dyan sa Daet, di ba mga Kalingap? At syempre, kung kayo po ay mga supporters ng Rochelle, ayan, dapat hindi po kayo nagsasalita ng kung ano-ano, di ba? Hindi niyo po binabas itong si Romel of Malalag or si Rochelle. Di ba? Dapat supportahan nyo at kung ano man yung nakikita nyo, sana samahan nyo sila, no? Maging masaya po kayo sa kung ano man mayroon si Romel of Malalag at si Rochelle. Dapat supportahan nyo po sila at hindi po yung kung ano-ano po yung mga sinasabi nyo. Marami lang pong ganyan mga basher na ano, no, na katulad sa ibang love team na binuo ni Kalingap Club, hindi lang po sa kay Laruel nagkakaroon ng mga bashing, pero mas masakit po ito nangyari dito kay Romel of Malalag dahil nga sa loob ng group chat siya nakabasa ng hindi maganda para sa kanya, di ba? Kaya nagawa niya po at umiyak po siya sa inyong harapan no, habang nagla-live, di ba? Napakasakit ng mga Kalingap kasi pakiramdam nun ay iba talaga, kaya sana suportahan na lang po natin itong si Romel of Malalag lalo sa kanyang mga charity works, di ba? Suportahan niyo po at imaratoy niyo lang para mas marami pa siyang matulungan din sa Pilipinas. So hanggang diyan lang mga Kalingap no, napa-react lang po ako dito kasi naka-support po talaga din ako dito kay Romel no, simula nung nasa ano pa siya Davao no, maliit pa yung kanya mga viewers no, nandiyan na po ako mga Kalingap. So ayan guys, suportahan lang po natin si Romel of Malalag. At syempre, huwag natin kalimutan suportahan si Kuya Barsantos Matumbang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Club sa lahat po ng mga love team na binuo ni Kalingap Club ay suportahan po natin. At One Family One Kalingap, mga Kalingap, mag-iingat po tayo lahat lalo sa mga OFW no, mag-iingat po kayo sa mga kayo ng mundo naroroon ngayon. And God bless us all. Bye-bye po sa lahat. Again.